Magandang araw sa lahat. Sa araw na ito, tatalakayin ko ang naging Pangulo ng Pilipinas na sina Diosdado Macapagal at Ferdinand Marcos. At bago ako magsimula, inaanyayahan ko kayong lahat na makinig at manood ng aming paksa na tatalakayin. Ang 9th na Pangulo ng Pilipinas, si Diosdado Macapagal, na ipinanganak noong 28 ng Setyembre taong 1910 at namatay noong 21 ng Setyembre 1107 sa Makati City, Metro Manila. Nakapagtapos si Diosdado Macapagal sa Universidad ng Pilipinas at Universidad ng Santo Tomas. Profesyon, abogado at profesor. Termino ng pagkapangulo. 3 ng Disyembre, 1962 hanggang 3 ng Disyembre, 1965. Mga kontribusyon ni Diosdado Macapagal. Una, bitbit ang kanyang pangakong bigyan ng tuldok ang korupsyon sa bansa, tinalo niya ang noong kasalukuyang pangulo na si Carlos P. Garcia sa halalan na may malaking agwat sa bilang ng botong natanggap. Pangalawa, kabilang sa mga ginawa ni Macapagal ang pagsasagawa ng batas upang masiayos ang sektor ng agrikultura sa bansa. Pangatlo, una na rito ang pagsasabatas ng Agricultural Land Reform o Republic Act No. 3844 na nagbuka sa 14 edad na magkaroon ng sariling lupang sakahan ang mga maliliit na magsasaka sa bansa. Sa naturang batas, nabigyan din ng karapatang bumuo ng samahan ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura bukod pa sa kasiguradohang makatanggap sila ng sahod sa naayon sa minimum wage law. Ang aking susunod na tatalakayin ay si Ferdinand Marcos, ang 10th presidente ng Republika ng Pilipinas mula December 30, 1965 hanggang February 25, 1986. Ipinanganak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. At nag-aral si Marcos ng abogasya sa Universidad ng Manila. At noong 2 digmaan ng pandaigdig, siya ay naging opisyal na armadong parsa ng Pilipinas. Mga kontribusyon ni Ferdinand Marcos. Ayon sa naging resulta ng isang pandaigdiging survey noong 1965, si Pangulong Marcos o kilala rin sa katawag ng McCoy ang lumabas sa pinakamalaking naging pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Matalino, magaling magsalita at puno ng karisma. Yan ang nakita ng mga Pilipino sa kanya kung kaya't nanalo sa halalan si McCoy noong 1965 laban kay dating Pangulong Diosdado Macapagal. Sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA, inalatag niya ang kanyang mga plano upang mayangat ang ekonomiya ng bansa. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala ang iyong lingkod, Raiza Montesaban. So ngayon, tatalakayin natin ang patungkol sa mga naging presidente ng Pilipinas at ang kanilang mga nagawang proyekto tulad ni Corazon Aquino at Fidel V. Ramos. At inaanyayahan ko kayo na makinood sa aking paksang tatalakayin. So ngayon, sisimula natin sa kay Corazon Aquino. Isinilang si Maria Corazon Aquino Cuanco Aquino noong Enero 25, 1933 sa Tarlac. Ang mga magulang niya ay sina Jose Cuanco Sr. at Demetria Sumulong. Nakapag-aral si Cory sa United States at nagkaroon ng degree sa Mathematics at wikang French. Nung makabalik sa Pilipinas, nag-aral sana na abogasya si Cory, ngunit nakaisang taon lamang siya rito, ikinasyal siya sa senador na si Benigno Ninoy Aquino. Ang pamilya ni Corazon Aquino ay parihong mula sa angka ng mga politiko. Sa buong karira ni Ninoy, mas pinili ni Cory na maging may bahay ng kanilang 5 anak. Sa panahon ni Ferdinand Marcos, si Ninoy Aquino ang pinakamalakas na kandidato kontra sa pangulo noon. Dahil dito, nagdeklara si Marcos ng martial law o pamapangalagaan ng kanyang pagkapangulo. Ipinabilanggo si Ninoy ni Marcos at hinatulan ng kamatayan dahil sa pagtuligsan nito sa kanyang pamahalaan. Noong 1980, pinahintulutang makapagamot si Ninoy sa Estados Unidos kung saan kasama niya ang kanyang pamilya. Pinaslang naman si Ninoy sa pagbalik niya sa Maynila. Dahil dito, sumiklab ang
People Power Revolution sa isa na naging dahilan upang maluklok si Cory bilang unang babaeng pangulo ng Republika ng Pilipinas. Umanaw si Cory noong Agosto 2009 dahil sa sakit na colon cancer. At dahil dito, marami ding nagawang proyekto si Cory tulad ng siya ang pinakauna-unahang babaeng pangulo ng bansa. Tinawag na Tita Cory ng ordinaryong Pilipino, bidansagan din siyang Mother of the Philippine Democracy at ang Juan of Arc, modernong panahon. Sari-saring parangal ang kanyang tinanggap habang at pagkatapos niyang magsilbi bilang presidente ng bansa, kabilang narito ang Time Magazine Women of the Year, Eleanor Roosevelt Human Rights Award, United Nations Silver Medal, Canadian International Prize for Freedom, Ramon Magsaysay Award for International Understanding, one of the Time Magazine 20 Most Influential Asians of the 20th Century, World Citizenship Award, Martin Luther King Jr. Nonviolent Peace Prize at United Nations Development Fund for Women. Malaki ang inasahan ng sambayan ng Pilipino kay Cory Aquino kahit pa sa mga simpleng may bahay lang siya bago maihalal bilang pangulo. Noong naupo sa kanyang posisyon, tinawag niya ang mga revolusyonaryong gobyerno habang inihintay na matarifikahan ang 1987 Constitution. At ngayon, dito naman tayo kay Fidel V. Ramos. Si Fidel V. Ramos, pinanganak noong Marso 18, 1928, ang ikawalong pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Isinilang siya noong Marso 18, 1928 sa Lingayen, Pangasinan. Panganay siya sa tatlong anak ni Narciso Ramos at Angela Evales. Nagtapos siya sa United States Military Academy sa West Point noong 1950. Kumuha rin siya ng civil engineering sa University of Illinois. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1951 at naging heavy weapon platoon leader ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ipinadala rin siya sa mga digmaan ng Korea at Vietnam. Inatasan siyang maging pinuno ng Philippine Constabulary noong 1972. Hepe ng Integral National Police noong 1975 at pangalawang pinuno ng sandatahang lakas noong 1981. Noong 1983, pansamantala niyang pinalitan si Fabian Baer. Pinuno noon ng sandatahang lakas nang ito ay masangkot sa pagkapasdang sa leader sa oposisyon si Benigno S. Aquino Jr. At ang kanyang mga nagawa sa kanyang panahon ay isa siya sa pinakamatandang naging pangulo ng bansa sa edad na 64. Si Ramos din ang kaisa-isang opisyal ng militaryo ng Pilipinas na tinangnan ng lahat ng posisyon mula sa second lieutenant hanggang sa commander-in-chief. Ang unang problemang hinarap ng administrasyong Ramos ay ang kakulangan sa supply ng kurente sa bansa. Sa pagbaba sa pwesto ni Noy Pangulong Cory Aquino, 4 hanggang 2 oras na blackout ang naranasan ng ating mga kababayan. Sa kanyang State of the Nation Address noong July 27, 1992, humiling siya sa Kongreso na lumikha ng batas na magtatag ng isang kagawaran ng enerhiya. Subalit labis pa riyan ang kanyang nakuha, pinagkalooban siya ng Kongreso ng dagdag na kapangyarihan upang magbigay lunas sa energy crisis sa bansa. Magandang gabi sa inyong lahat at tatalakay natin ngayon ang 13th Pangulo ng Pilipinas na si ERAP o si Joseph Ejercito Estrada. Mga programa ng Administrasyong Estrada: pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, paglikom ng pondo para sa pamahalaan, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Si Jose Marcelo Ejercito ay ipinanganak noong 19 ng Abril 1937 na mas kilala bilang Joseph Ejercito Estrada o ERAP. Ang 13th Pangulo ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2001. Siya ay nahalal na mayor o alkalde ng Manila noong 13 ng Mayo 2013. Siya ay isang dating aktor at nagsilbi bilang alkalde ng San Juan, senador at pangalawang pangulo bago naging pangulo ng Pilipinas noong 1998. Siya ay napatalsik sa pagkapangulo noong 2001 matapos akusahan ng korupsyon sa humantong sa impeachment at pagpoprotesta ng mga tao sa tinawag na EDSA Revolution 2. Siya ay nahatulang nagkasala ng kaso ng pandarambong at nahatulan ng reklusyon perpetua at
Siya ay humiling ng kapatawaran at pinatawad ni Pangulong Gloria Arroyo noong 2007. Si Jose Marcelo Ejercito ay ipinanganak noong 19 ng Abril 1937 na mas kilala bilang Joseph Ejercito Estrada o ERAP, ang 13th Pangulo ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2001. Siya ay nahalal na mayor o alkalde ng Manila noong 13 ng Mayo 2013. Siya ay isang dating aktor at nagsilbi bilang alkalde ng San Juan, senador at pangalawang pangulo bago naging pangulo ng Pilipinas noong 1998. Siya ay napatalsik sa pagkapangulo noong 2001 matapos akusahan ng korupsyon na humantong sa impeachment at pagproprotesta ng mga tao sa tinatawag na EDSA 2. Siya ay nahatulang nagkasala sa kaso ng pandarambong at nahatulan ng reklusyon perpetua. Siya ay humiling ng kapatawaran at pinatawad ni Gloria Arroyo noong 2007. Magandang gabi sa inyong lahat at tatalakayin natin ngayon si Maria Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay ipinanganak noon 5 ng Abril, 1947. Siya ang 14th na Pangulo na Republika ng Pilipinas mula 20 ng Enero 2001 hanggang 30 ng Hunyo 2010. Siya ang 2nd babaeng Pangulo ng Bansa at anak ng dating Pangulong si Diosdado Macapagal. Isang profesor ng economics si Arroyo at pumasok sa pamahalaan noong 1987 na naglingkod bilang pangalawang kalihim at ilalim kalihim or undersecretary ng kagawaran ng kalakalan at industriya sa pagtalaga at sa kanya ni Pangulong Corazon Aquino. Pagkatapos maglingkod bilang senador mula 1992 hanggang 1998, siya ay nahalal na pangalawang pangulo sa ilalim ni Pangulong Joseph Estrada kahit na ito ay tumakbo sa kalabing partido pagkatapos maakusahan si Estrada ng korupsyon. Nagbitiw siya ng posisyon bilang gabinete bilang kalihim ng kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad at sumali sa lumaking bilang ng posisyon sa pangulo na humarap programa ng Pangulong Arroyo. Pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan, pagsugpo sa kahirapan at pagpapababa ng presyo ng bilihin. Si Maria Gloria Macapagal Arroyo ay ipinanganak bilang Maria Gloria Macaraeg Macapagal noong 5 ng Abril, 1947 ay ang 14th na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Noong 20 ng Enero 2001 hanggang 30 ng Hunyo 2010, siya ang 2nd babaeng Pangulo ng Bansa at anak ng dating Pangulong si Diosdado Macapagal. Isang profesor ng economics, si Arroyo ay pumasok sa pamahalaan noong 1987 na naglingkod bilang pangalawang kalihim at ilalim kalihim or undersecretary ng kagawaran ng kalakalan at industriya sa pagtalaga sa kanya ni Pangulong Corazon Aquino. Pagkatapos maglingkod bilang senador mula 1992 hanggang 1998, siya ay nahalal na pangalawang pangulo sa ilalim ni Pangulong Joseph Estrada. Kahit na ito ay tumakbo sa kabilang partido, pagkatapos maakusahan ni Estrada ng korupsyon, nagbitiw siya sa posisyon niya bilang gabinete, bilang kalihim ng kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad. Sa pamumuno ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, umabot sa 4.5% ang average economic growth ng bansa, mas mataas kaysa kay sa mga administrasyong Cory Aquino, Ramos at Estrada. Sa katunayan, napabilang ang Pilipinas sa mga kakaunting ekonomiya sa Timog Silangang Asya na hindi nagbago ang takbo sa kabila ng naganap na global financial crisis noong 2008. Sa administrasyong Arroyo, naisabatas ang kontrobersyal na expanded value added tax law na nagsilbing centerpiece ng kanyang economic reform agenda.
Bukod sa iba pang niyang naiambag ang Arroyo administration sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Natatandaan nito na karamihan dahil sa polisiya na nagpagpapatupad nito ng holiday economics na naglalayong palakasin ang domestic tourism. Si Benigno Aquino III, namuno mula Hunyo 30, 2010 hanggang Hunyo 30, 2016. Sa kanyang pag-upo, dala ni Aquino ang pangako ng panunungkulan sa pamamaraan ng matuwid na daan. Nagbigay ito ng bagong pag-asa at panunumbalik ng tiwala sa pamalaan hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng mga Banyaga. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, lumago ang ekonomiya ng bansa. Masiglang inuulat ito ng Pangulo sa kanyang isinigawang State of the Nation Address o SONA, katulad na lamang ng pagdami ng namumuhunan sa iba't ibang sektor ng gobyerno na nagbibigay ng serbisyo at trabaho sa sambayanan. Ayon sa datos ng pamalaan, bumaba ang bilang na walang trabaho at ng mga nagugutom. Tumaas ang bilang ng nagbibigay ng tulong pampinansyal sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer Program at sinasaklawan ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Bukod pa riyan, sa kabila ng hindi pagsasakatuparan na minimiting rice self-sufficiency, malaki naman ang itinaas ng mga ani ng palay sa bansa sa proyektong isinagawa ng kagawaran ng agrikultura. Naniniwala rin ang Administrasyong Aquino na may tataas ang antas ng edukasyon sa bansa sa pagpapatupad ng K-12 Basic Enhanced Basic Education Program. Kung susuriin matapos ang rehimeng Marcos, sa pamahalaan ni Aquino lang nakita ang bunga ng AFP Modernization Program. Subalit, tulad ng mga pangulong kanyang sinundan, marami rin ang mga kritisismong kanyang tinanggap. Kabilang na dito ang pag-question sa mabagal daw niyang aksyon sa problema ng bansa. Tinuligsa rin si Aquino sa kakulangan daw ng pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Sa mga kontrobersyal na panukalang batas, sinisisi kay Aquino ang hindi maipasapasang Freedom of Information Bill na kanyang ipinangakong bibigyan ng prioridad noong panahong siya ay nangangampanya pa lamang. Pagtatapos ng kanyang ika-limang taon ng kanyang paninilbihan, may mga grupo ng nananawagan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto kaugnay sa pagkamatay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force sa Maguindanao. Sa kasalukuyan, kaliwat kanan ang natatanggap na kritisismo ni Pangulong Aquino sa sinusuportahan niyang pagsusulong ng Basic Law on Bangsamoro Autonomous Region. Sa nalalabi pang panahon ng panunungkulan ni Noynoy Aquino, bukod sa patuloy na pagsisikap nitong makamta ng bansa ang pamatagalang kapayapaan, na natiling mataas ang pagbabantay ng kanyang pamalaan laban sa korupsyon at kahirapan. Hindi rin tumigil ang mga ahensya ng pamalaan na hanapan ng mapayapang solusyon ang lumalawig na problema ng bansa sa pag-okupa ng China sa ating teritoryo sa Spratlys. Si Rodrigo R. Duterte o si Rodrigo Roddy Roa Duterte ay pinanganak noong 28 ng Marso taong 1945. Siya ay isang kilalang Pilipinong abogado, politiko at ang 16 at kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Kilala rin siya sa pangalang Digong. Siya ang unang pangulo mula sa Mindanao at ang pinakamatandang naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas sa edad na 71. Dating record na hawak ni Sergio Osmeña sa edad na 65. Nag-aral si Duterte ng political science sa Lyceum of the Philippines University at nagtapos noong 1968. Tinapos naman niya ang abogasya noong taong 1972 sa San Beda College of Law. Pagkatapos nito ay nagtrabaho siya bilang abogado at tag-usig ng Davao City, isa sa pinakamalaking lungsod ng Pilipinas. Si Duterte ay naging
Vice Mayor ng Davao City bago naging alkalde ng lungsod noong 1986. Isa siya sa mga alkalde ng Pilipinas na may pinakamahabang nagugol sa serbisyo. Umabot ito ng 7 termino at higit na 22 na taon. Noong May 9, 2016, nanalo si Duterte sa halalan bilang pagkapangulo. Nakakuha siya ng 39.01% ng mga boto laban sa katunggali na si Mar Rojas mula sa Liberal Party. Sa kanyang kampanya, ipinangako niyang mababawasan ang krimen sa pamamagitan ng pagpatay sa libo-libong mga kriminal. Ang kanyang domestic policy ay nakatutok sa paglaban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pagtugis sa mga pinaghihinalaang nagbebenta at gumagamit ng droga. Noon Abril 2017, tinatayang higit 7,000 katao ang namatay mula sa lehitimong operasyon ng pulisya at vigilant-style killings. Si Duterte na binansagang The Punisher ng Time Magazine ay inuugnay rin ng Amnesty International at Human Rights Watch sa extrajudicial na pamamaslang sa higit na 1,400 na pinaghihinala ang kriminal gamit ang vigilant death squads sa panahong ito ay alkalde pa ng Davao. Meron din siyang mga kontribusyon na ibahagi sa bansa. Una, ang pagbaba ng bilang na mahirap mula 23.5% hanggang 16.7% dahil sa tatlong pangunahing reforma sa buwis. Una, ang Rice Tarification Law o na natatanggal sa monopolyo ng bigas at pagpayag sa pag-aangkat dahilan upang mapababa ang presyo ng bigas. Ang train or tax reform of for acceleration and inclusion law noong Enero 2018 na nagbibigay ng exemptions mula sa income taxes para sa mga kumikita ng hindi hihigit sa 250,000 kada taon. At ang Universal Health Care Act, isang sosyalistang batas na kinopya ng mga bansa tulad ng Thailand, ngunit nasisira ang malawakang katiwalian sa Health Insurance Agency ng Pilipinas, ang PhilHealth. Pinasimulan din niya ang kampanya laban sa ilegal na droga. Siya rin ay nagbigay ng parusa at banta sa mga abusadong korporasyon ng tubig, telecommunications at media. Pinagsikapan niyang tanggalin ang mga pangmatagalang kontrata ng dalawang pangunahing water concessionaires sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya, ang Maynila Water at ang Manila Water Corporation. Maliban kung tatanggap sila ng bagong kontrata na may mas mahusay na termino para sa gobyerno ng Pilipinas. Sa ilalim ng Duterte Administration, nakamit ng Pilipinas ang pinakamataas na credit rating, BBB+, noong Abril 2020. Sa kabila ng COVID-19 pandemic, noong Hunyo 2020, na-upgrade pa ng Japan Credit Rating Agency ang rating sa Pilipinas sa A-. Sinimulan rin niya ang Build Infrastructure Plan na ang makabuluhang bahagi na patakaran ay ang pagbuo ng mga infrastruktura at industriya, kasama rin ang programa ang pagpapatuloy ng ilang proyekto na sinimulan na nakaraang administrasyon. Maraming salamat sa pakikinig sa aming mga ulat. Naway, marami kayong natutunan sa aming mga itinalakay ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat.